Hi guys, my name is Adelina. Guys, share ko po sa inyo kung paano po maiwasang magkaroon ng mga milibag sa ating mga sakis, lalo na po yung ating mga rosette. Magtatanggal po ako ng mga dry leaves ng ating po mga succulent kasi po kapag nadadry po yung ating mga sakis o nagkakaroon po sila ng mga dry leaves sa ilalim ay pwede pong tirahan ng mga mealybugs o mga langgam kasi pag nakikita po nilang tuyo yung mga dahon sumisiksik sila doon at nagbabahay. Kaya po hindi ko pinapayagan na matagal na magkaroon ng mga tuyong leaves dito sa ating mga sakis. So tinatanggal ko po kaagad pag yung malapit na siyang matuyo, inaalis ko na po kaagad para hindi na siya tumagal doon sa kanyang mother plant. So natural lang po na natutuyo yung mga dahon ng ating mga sakis sa ilalim. So magtatanggal po tayo guys at samahan po ninyo ako sa ating pong pag-iikot na bisitahin natin ang ating mga succulent kung meron ba siyang mga tuyong dahon. Kasi may nasisilip na po ako mga tuyong dahon dito kaya inaalis ko na po kaagad para hindi makita ng mga langgam at tirahan nila kasi kung malinis po yung ilalim ay hindi nila babahayan o hindi sila magpipirmi doon sa ilalim ng ating mga sakis kung walang mga tuyong dahon. Kaya po inaalis ko kaagad ang mga dahon ng ating mga sakis guys. Kaya ito, tanggalin na natin para hindi na tumagal sila dyan. Hindi na maipon. Yung ibig ko sabihin, hindi na po maipon pa yung mga natutuyong dahon dito po sa ilalim ng ating mga sakis. Kaya kahit po iisang dahon pa lang yan, tinatanggal ko na po kaagad. Guys, kinagamitan ko po ito ng stick o kahit ano pong pang sungkit doon sa ating mga natuyong dahon kasi pagkamay po ang gagamitin at siksikan sila, nadadamage po yung mga dahon ng ating mga sakis. Kaya mas maganda na yung may pantusok ako para madali silang makuha. Yung ano ko kasi, yung aking sipit na sira na, yung aking twister, kaya ano, ganito na lang po yung aking ginagamit. Okay din lang naman siya kung wala, pwede naman tong gamitin. Kaya tinutusok ko na lang siya para makuha natin yung mga nakasiksik, ayan, at saka yung mga nasa ilalim ng mga sakis, pwede nating tusukin para makuha natin. Medyo matagal-tagal po tayo magtatanggal ng ating mga tuyong dahon guys kasi medyo madami tayo ditong sakis na pinagsama-sama ko na sa isang pot at apat na layer po ito at saka meron pa po tayo dito sa may right side na mga sakis kaya medyo matatagalan po tayo sa pagtatanggal ng ating mga sakis. Sana po ay mga tuyong dahon, sana po wag po kayong mainip guys sa pag-aalis ko ng mga natutuyong mga dahon ng ating mga sakis. Samahan lang po ninyo ako guys sa pagtatanggal natin ng mga tuyong mga dahon. Dati po pag merong natutuyong dahon sa ating mga ilalim nitong mga puno natin sakis, hinahayaan ko lang silang matuyong matuyo. Binabayaan ko lang sila sa ilalim pero ngayon po ay inaalis ko na kasi yung naobserbahan ko yung mga mealybugs kapag meron pong mga tuyong dahon dyan sa ilalim ng ating mga sakis at natatagalan na tapos nababasa pa siya, no, doon po sila tumitira. Kapag ganun po yung nagiging ano, itsura na tuyong-tuyo sila tapos nababad ng tubig, ayan, dyan nagbabahay yung mga mealybugs at saka yung mga langgam hanggang sa mga anak na sila. Kaya po, hindi ko na pinatatagal na alisin kaagad yung mga natuyong dahon sa kanilang ilalim. Yun po yung naobserbahan ko guys na kapag ganun po ang ating mga sakis, talaga po nagbabahay sila. Kaya po, para maiwasan po natin yun na magkaroon ng mga mealybugs na tumira dyan, ayun, alisin na po natin kaagad yung mga natutuyong dahon, kagaya po nitong aking ginagawa na inaalis ko na siya kaagad. Kaya
everyday nag-check po ako ng ating mga sakis kasi yung iba po makikita niyo na ano na fresh na fresh yung mga dahon, pero yung ilalim po noon may nakatago, meron na pong natutuyo yung dahon doon sa pinakailalim, so sinisilip ko siya, doon ko tinatanggal. So mas maganda po yung naging pwesto ngayon ng ating mga sakis, guys, kasi napupuntahan ko po yung likod. Yan, itong pwesto nilang ito na pupunta po ako doon sa likod, nakikita ko yung pinakang likod ng kanilang mga dahon. So nakikita ko ba kung meron bang ano, yung madamo o yung malinis po yung pinakailalim nila, kasi natitcheck ko po araw-araw, kaya kada may natuyo man na isa, tatanggalin ko na po. O kung mayroon po ako ipinatong na mga dahon na akin pong pinatutubo, minsan hindi po naging successful lahat. Meron pong natutuyo o meron ding na bubulok. So, inaalis ko na po kaagad yon kasi baka ano pa rin nyo, maging sanhi pa rin nyo ng pagtira ng millibugs doon. Kaya po, nililinis ko kaagad yung mga ilalim ng ating mga succulent. Ito po pala ang ating Mindusay, guys. Tinubuan na po ng makapal na damo. Hindi ko pa tinatanggal kasi pag tinanggal ko to, baka masira po yung mga dahon niya kasi nakasiksik yung mga dahon ng ating mga Mindusay. So pag nagiwahiwalay na yung mga dahon, yung mga sanga, saka tatanggalin ko siguro yung damo na yan. Sa ngayon di pa po muna, napuno na siya ng ano eh, ng damo. Ito po palang ating Ellen, guys, ay tinukuran ko kasi ano siya, yung humahaba, at saka pinutulang ko na rin po ito, guys, ng mga ilang sanga at itinanim ko na, ipinropa ko na. Ayan, oh, na-stress na siya kaso po umulan po kanina ng mahina lang naman po, pero naulanan siya. O yun, may isang tuyong dahon dito. Si Graptopetalum Ellen. Ayan, gusto ko ito si Ellen eh kasi mabilis po siyang ma-stress at saka kahit po ilang araw lang na uminit sunod-sunod. Kaya lalo na po kung isang linggong straight na mainit, ang ganda ng kulay nito ni Ellen. Kaya ito po, ilang araw lang po nainitan to pero maganda na po yung kulay niya. I-compare ko po sa ibang mga sakis, mas mabilis po talaga itong ma-stress si Ellen. Isa po si Ellen sa paborito ko sa mga sakis. Meron na naman po pala tayo mga sakis na namumulaklak. Ang cute ng bulaklak nito, guys, yellow. Ayan, yung iba naman po red at saka orange. Pero ito, guys, ang ganda niya. Tapos kulay blue pa yung mga dahon niya. Kaya nagagandahan ako dito. Ay, ito may ano pa uli, may tuyong dahon. Dito, marami ako ditong nilagay na mga pinatutubong dahon. So, tatanggalin ko na po yung mga iba ditong natuyo kasi hindi po lahat tumubo. Pero yung iba, may mga ugat na siya, tsaka may mga tumutubo na pong mga pups. Ngayon po, guys, mas mabilis kong makita yung mga natutuyong dahon dito kasi mataas yung pwesto nila. Kaya nasisilip ko po yung mga ilalim kung may nagyayelong mga dahon. Kaya nakukuha ko po sila kaagad. Eto, meron pang isa. Ay, medyo matigas pa po kaya hindi ko po muna ito tatanggalin. So, kapag pwede lang alisin, saka ako po inaalis. Pero pag matigas pa, hindi ko po pinipilit na tanggalin yung mga dahon nila. Alam nyo po, yung ginagawa kong ganito, nakakalibang din po na magtanggal tayo ng mga dahon ng ating mga sakis, yung mga nadadry na. Kasi natititigan po natin sila habang nagtatanggal po tayo ng mga dry leaves. Itong Purple Delight, meron na rin po isa ditong dahon na natutuyo. Kaya lang dahan-dahan lang, kaya medyo matigas. Ayan, natanggal na natin. Ayan, yung sa itaas po, guys, ano na lang, sinusundot ko kasi pag sinundot ko siya, nalalaglag na lang yung mga dahon nila bago ko po winawalis. O kaya umaapak po ako ng bangko dyan sa likod para tanggalin ko yung kanilang mga tuyong dahon.
Yung naaabot ko lang, katulad dito sa gilid, dito lang yung naaabot ko, pero sa bandang gitna po, ayan, gumagamit na ako dyan ng upuan, at saka pangsungkit, ayan, sinusungkit ko na lang po, kasi pag tuyo na sila, mabilis lang pong malaglag, pag yung nadaitan lang po ng pangsungkit, laglag po sila kaagad, kaya wawalisin ko na lang. O kaya gaya ng nasabi ko na gumagamit pa ako ng upuan para maabot ko sila kasi dito sa harap may mga nakatanim kaya mahirap pong abutin, di katulad dito sa gilid na mas madali pong maabot. Ito po guys na mga sakis natin. Buhat ng nilagay ko dyan sa itaas, dito sa pwesto na ito, mas gusto nila kasi nakaharap talaga sila sa araw buong maghapon. Hindi katulad po doon sa dati nilang pwesto na malilim na po pagdating ng 2:30 o alas 3. Ngayon po talagang as in nainitan sila ng mahaba-habang oras. Kaya mas mai-stress sila dito sa pwesto nila kaysa doon po sa dati. At wala na rin pong ihinang pusa dito sa side na to. Marami-rami pala yung nakuha ko dito ng mga natutuyong leaves sa ating Darlie Sunshine. Ay, dalawang ano naman po ito. Dalawa siyang malaking pot kaya yung kanina kinuna natin tapos ito naman yung isa. Pag ganito pong katulad ni Darlie Sunshine guys, hindi masyadong lapitin ng mealybugs pero ang mga lapitin po yung katulad ng rose cabbage o yung mga rosette, yun po yung mga gustong lapitan ng mga mealybugs. Kaya po, inaalalayan ko sila na matanggalan kaagad ng mga tuyong dahon sa ilalim. Di po katulad nito ni Darlie Sunshine, ng mga katulad ni si Dom Adolpi at saka yung iba pa po na ganun ang mga itsura na tumataas. Hindi po sila masyadong lapitin ng mga mealybugs. Guys, baka bago po kayo nanonood dito sa ating video, invite ko po kayo guys na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po sana ninyong kalimutan kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at paki-hit din po yung notification bell para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video at updated po kayo parati kapag nag-upload tayo at nang masubaybayan po ninyo yung atin pong mga video, ng atin pong mga i-update dito sa ating garden at ganun din po yung ating mga social media guys. Ilalagay ko po dyan yung ating mga social media sa itaas. Paki-follow na rin po at saka paki-like na rin po ninyo guys. At saka kung nagustuhan po ninyo yung ating video guys, pahingi po ng thumbs up. Dito naman po tayo guys, mag-alis na mga tuyong dahon. Yan, ito yung nakatapat sa puno ng malunggay, kaya maraming mga dahon ng malunggay dito. Yung mga sakis, nalalagyan ng mga dahon. Kapag natuyo at saka nabasa, ang pangit po sa dahon ng ating mga sakis. So yan po guys, ang aking share sa inyo ngayon na para maiwasan po yung pagdami ng mealybugs o magkaroon ng mealybugs ang ating mga succulent, lalo na po ang ating mga sakis na rosette. Guys, maraming po salamat sa pagsama ninyo dito sa ating pagtatanggal ng ating mga tuyong dahon ng mga succulent. Thank you for watching! Maraming po salamat sa inyong panonood. Bye-bye at mag-ingat po tayong lahat!